Samantala, sinimulan ng ibenta sa mga kadiwa center sa Metro Manila ang bagsak presyong 29 pesos sa kada kilo ng bigas. Ang sentimiento ng publiko sa programang ito, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Umarangkada na ang pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga piling kadiwa center sa Metro Manila kaninang umaga. Sa paglilibot ng DZRH, alas 6 pa lamang ng umaga ay dinagsana ng mga senior citizens ang kadiwa outlet sa NIA compound sa Quezon City. Pinilahan din ang mga kadiwa stores sa BPI Quirino at Filfida sa Las Piñas City. Kwento ng lalaking ito, sasagarin na niya ang limit na itinakda ng Department of Agriculture kaugnay sa pagbili ng NFA rice na aabot lamang sa 10 kilo kada buwan. Sir, ilan ang ano mo, sir? Ilan ang balak mo bilhin ngayon sa bigas? Sabi po, 10 kilo. Per month. Sasagarin mo na ngayon, 10 kilos na agad. Para naman kay Nanay Lita, maliban sa masarap ang bigas na nabibili nito sa kadiwa stores, malaking tulong ang pagbaba nito ng presyo. Lalo't malaki anya ang kanyang pamilya na dapat pakainin. Laging ubos ang laman ng kaldero. Kaya po nagtsatsaga kay Bingli rito. Opo. Lalo 29 pesos lang kada kilo. Tsaka kaya naman namin lakarin eh. Dagdag pa ng consumer na ito, malaki ang kanilang matitipid sa tulong ng mas pinamurang bigas. Ay paka laking tipid sa namin kailangan. Sa kabila nito, dismayado naman ang senior citizen na si Lola Amelia na balak sanang mamakyaw ng mga produkto. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito naabutan. Lalo pa sa pamasahe. Bakit? Sa kamyos kami, tricycle, 50 na papunta rito. O pa-uwi mo pa. Bago makapamili ng bagsak presyong bigas, ay kinakailangan munang i-verify ang consumer kung pasok ito sa 4-piece program ng pamahalaan o sa kategoryang senior citizen, solo parent, o persons with disability. Ang Kadiwa Stores ay programa sa ilalim ng Department of Agriculture kung saan pwedeng mabili sa mas mababang halaga ang iba't ibang produkto tulad ng gulay at isda. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.